So, ayan, welcome back po ulit dito sa aking YouTube channel. This is your Tol MJ. And ito na po yung unang videos po natin para sa pagre-review or sa mga tutorial videos na dati ko na pong ina-upload. So, bale, hawak ko sa aking mga kamay ang botelya ng isang gamot para sa mga alaga nating mga hayop gaya ng mga aso at puse. Ang laktrazine ay isang antibacterial. Meron itong 80 mg na trimetoprim at 400 mg na sulfadiazine. So, ang indication na nakalagay po dito, ito ay for the treatment of the urinary tract. Ayon, urinary tract infection, respiratory, skin, and gastrointestinal infection. So, ito ay para lamang sa aso at mga puse. Control pneumonia, otitis media, prostatitis, canal cough, coccidiosis, and staphylococcal infection. Yun po yung mga pwede po niyang magamot ng mga sakit. So, ano nga ba yung mga sinabi po doon ng mga klase po ng mga sakit kasi po medyo malalalim po. Kagaya na lamang po ng otitis media. Ano nga ba ang otitis media? Ito ay ear infection. So, ayun. Ear infection po siya, mga idol. And ito ay maaaring dala ng mga fleas o yung mga kuto na hindi maalis-alis sa mga alaga nating mga aso. Maaari ding mag-cause ng infection ng kanila pong pagkakamot sa kanila pong mga tenga. Iyon po yung ibig sabihin ng otitis media. Ano naman po yung prostatitis? Ang prostatitis naman ay isang primary cancer na tinatawag na adenocarcinoma para sa mga aso. So, ayun, hindi lang po tao ang nagkakaroon ng prostatitis o prostate cancer. Ano naman po ang canal cough? Ito ay bacterial infection na dulot po ng ubo, sipon, at kung anong mga klase po yan ng flu. Pwede naman po kasing sabihin na lang na cough, di po ba? Ang coccidiosis naman ay ang pagdumi ng kulay pulay. Ito po ay nagkikita sa kahit anong klase po ng mga alagang hayop na meron po tayo. Ito, yung hindi ko mabigkas-bigkas kung tama po ang pagkakasabi ko po. I-flat-flat ko na lang po dyan sa screen dahil hirap po akong bigkasin. Pero ito ay isang klase po ng skin infection. Gaya po ng galis. So, yung pneumonia, hindi lamang po pala tao ang nagkakaroon ng itong klaseng sakit. Ano ho? So, ang pneumonia ay ang pagbara ng ating lungs na dulot po ng virus, bacteria, fungi, and even flu sa mga alaga po nating mga hayop. So yun po yung explanation po sa mga nakalagay na indication po ng laktrazine tablet. Meron pa itong ibang klase po na karamdaman gaya ng gastrointestinal infection at ang UTI. Ang general dosage ay magbigay ng 15 mg per kg body weight twice daily po para sa mga halagang hayo, mga halagang aso. Ayun, pasensya na po kayo at ako po yung nabubulol. Para naman po sa mga cats, 120 mg daily. Sa bali, dalawang klase po yung nakalagay po dito. Sa aso, magbibigay ka ng 1/2 tablet twice daily for 7 days. So, yan po.
Kapag sa pusa naman, 1/4 tablet daily for 7 days. Maybe doon po sa pinataas, yung sa general dose rate na nakalagay is yung sa 15 milligram for adult po yun. Pero bakit mas mataas ang kailangan ibigay doon po sa alagang pusa? Ano ho? So ako po ay hindi po professional sa ganitong klase po ng larangan. Bagus, akin na lamang pong sinusubukang ipaliwanag kung ano po ang nilalaman ng botelyang ito na hawak ko. So may precautions dito na ang sabi, do not give to pregnant animals. Sa mga mayroon daw liver impairment and blood disorders. So iwasan po natin na magbigay sa mga buntis, sa mga may problema sa liver at sa dugo. Kaya mas maiging magkonsulta sa inyo pong lisensyadong veterinaryo. So, ayun. Kung gusto po ninyo mga ganitong klaseng video, maaaring mag-comment lamang po kayo si Babay upang sa ganun ay mabigyan natin ng review o pagpapaliwanag ang mga produkto na gusto po ninyong maintindihan. So, ayun, maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Hanggang sa muli at have a good day.